di mabilang sa dami ang mga OFW na nais kumita ng malaki. Pero tila iilan lang ang mga OFW na talagang bumabalik dito sa bansa para maglingkod sa kapwa. Tulad ni Tessie na isang ina, isang leader at isang Pinoy na kahanga-hanga sa kagustuhan niyang tumulong sa kanyang mga kababayan. Ko personally nagpapasalamat sa lahat ng donors namin. Ang aming wish ay mag-continue naman ang success ng Feed the Hungry, na continue ang tiwala sa amin ng tao. At ang amin namang assurance sa aming mga donor supporters na mahahalagahan namin itong trust at confidence nila sa amin. Mga kapuso, para makaiwas sa panluloko, siguraduhin ninyo pong legal at accredited sa POEA ang inyong recruitment agency. At kung sakali naman pong pala rin kayo magkaroon ng biyaya sa abroad, huwag po sana ninyong kakalimutan ang mga Pilipinong na nangangailangan din ng inyong tulong. Ipamahagi po natin ang ating mga biyaya. Kung meron po kayong kwento, ipadala nyo na po yan sa amin sa OFW Diary, GMA Network Center, and sa Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetworks.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. Salamat po dyan sa Pilipinas. Lakos norte po sa Pasok. Kumusta po kayong